Mas lalo pang lumalaki ang pamilya ng celebrity couple na sina Juancho Trevino at Joy Spring. Ating balikan ang pagsisimula ng kanilang pagmamahalan at ang detalye tungkol sa paparating na bagong miyembro ng kanilang pamilya. The Philippine Showbiz List presents Juancho Trevino and Joy Spring Love Story. The First Meeting. Sa naging YouTube vlog ni Joy noong 2020 ay binahagi nila ni Juancho kung paano nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Dito na itanong ang mag-asawa kung saan una nagtagpo ang kanilang mga landas. Kwento pa ni Joy sa taong 2014, una sila nagkakilala ni Juancho sa isang clothing event sa Clark kung saan siya ang host. Nang matapos nga raw ang event, ay nilapitan siya ni Juancho upang magpakuha ng pictures sa kanya. Nang panahong yon, ay nag-aartisa na si Juancho at aminado si Joyce na nakyutan siya sa aktor. Ang unang impression nga niya rito ay sobrang gwapo at kapansin-pansin ang makapal na kilay. Kasunod nga nito ay nagpakuha rin siya ng picture kasama si Juancho. Pagbubunyag pa niya na sinabi para sa kanya noon ni Juancho na crush na siya nito noong 2013 pa lang. Sa panig naman ni Juancho, hindi naman niya ikinailan na bago pa lang napagtagpuin ng tadhana ang kanilang landas ay nakikita na niya si Joy sa social media at aminadong fan siya nito. Matatanda ang bago lumabas sa telebisyon ay unang nakilala bilang radio jock at online content creator si Joyce. Pagbabahagi pa ni Juancho na nung magpunta nga raw siya sa dinaluhang event ay umaasa siya na sana si Joyce ang mag-host nito. At sa hindi inaasahan, naging tuwa niya raw na tila natupad ang kanyang kahilingan na makita niyang lumabas si Joyce kung saan ito nga ang mag-host. Isa pa nga si Juancho sa napili ni Joyce sa best dress ng araw na yon. At matapos nga ang event na dinaluhan ay nabigyan si Juancho ng pagkakataon upang makilala ng personal si Joyce kung saan ay agad siya nagpakuha ng larawan dito. First impression nga raw niya kay Joyce ay napaka-strong ng personality nito na alam ang gustong gawin na hindi nagpapadikta sa ibang tao. Matapos ang tagpong yon ay wala nang sinayang panasandali si Juancho. Katunayan, agad niyang finalo ang mga social media accounts si Joyce at ganoon naman ito sa kanya. Dito na nga ay sinimula niya magpadala ng mensahe kay Joyce. Hindi man nasunda ng una nilang pagkikita, ay nagpatuloy naman ang komunikasyon nila sa isa't isa, lalo na ang mga paramdam ni Juancho. Pagbubunyag pa ni Joyce na lagi nga raw siyang dini-DM ni Juancho noon kung saan ay binabati siya sa mga espesyal na okasyon, gaya ng birthday niya o Pasko. Nagtitweet pa nga raw si Juancho sa kanya at sinasabi na pinapakinggan siya nito sa radyo. Sa kabila nito, ay hindi naman nag-level up ang namagitan sa kanilang dalawa. The Beginning of Love. Tila ang tadhana naman ang gumawa ng paraan upang muling pagtagpuin ang landas ni Joyce at Juancho. Ito ay na maging bahagi ng Kapuso Network si Joyce kung saan ay napasama siya sa morning show na unang hirit noong 2018 na naging daan din ang muling nilang pagtatagpo ni Juancho at pagsisimula ng kanilang love story. Sa naturang programa ay pareho silang segment host na dumadayo sa iba't ibang lugar ng bansa para maghatid ng saya at magbigay ng premyo sa mga pa-contest na ginagawa nila. At ang kauna-unahan niya nilang segment na pinagsamahan ay ang unang hirit Halloween special kung saan ay nakasuot si Juancho bilang si Chucky habang si Joyce naman ang bride nito. Magmula nga rito ay araw-araw na sila nasisilayang magkasama sa harap ng kamera at sa mga adventures na kanilang ginagawa. At dahil na rin sa hindi maitatangging kilig chemistry na hatid nila sa mga manonood, lalo na mga hugot lines na binabato nila sa isa't isa, ay dito na nga nabuo ang kanilang on-screen tambalan at naging matalik silang magkaibigan. Hanggang sa ang araw-araw na pagsasama nila sa unang hirit ang bayan ay nauwi sa araw-araw naman na panliligaw ni Juancho kay Joyce. Sa isang panayam na ibahagi ni Juancho na bilang lalaki, hindi niya ikinailan na siya ang unang umamin kay Joyce na gusto niya ito. Ngunit paliwanag ni Juancho, alam naman daw niya na hindi na niya kailangan pang aminin ang tunay na nilalaman ng kanyang puso dahil sa nararamdaman at nakikita na ito ni Joyce. Dahil sa palagi nga siya nagpapadala ng mga mensahe rito sa social media at dinadaan niya sa biro ang kanyang pagkagusto rito na halatang halata naman. Nang taon din yun ay sinimulang ligawan ni Juancho si Joyce, ngunit hindi kaagad sila nagkarelasyon dahil kailangan daw nilang kilalanin muna ang isa't isa. At mula sa on-screen love team ay tuluyan na ngang nauwi sa totohanan ito noong May 26, 2019 nang sagutin ni Joyce si Juancho. Kwento pa ni Joyce na bago pa man sila magsimulang mag-date ni Juancho, sinabihan niya na ito na huwag siyang ligawan. Paliwanag niya na kung maliligaw daw si Juancho sa kanya, gusto niya na ito na rin ang kanyang makakasama habang buhay, kung saan nakikita niya ang sarili na makasal mga dalawa o tatlong taon mula noon. Sadyang plinano na raw ni Joyce ang kanyang buhay at anya ayaw niyang aksayahin ang oras nila sa isa't isa lalo pa at
kung hindi seryoso si Juancho sa kanya. Hindi din ikinailan ni Joyce na nung una ay ayaw niya munang pumasok sa kung anumang relasyon. Ngunit dahil na rin sa pinakitang magandang katangian ni Juancho sa pagpupursigi sa kanya, lalo na sa pagmamahal nito sa pamilya at pareho sila ng beliefs, dito nga ay unti-unting nahulog ang kanyang loob. Ayon naman kay Juancho, alam niyang si Joyce ang babaeng gusto niyang pakasalan dahil sa ito ang unang taong tumanggap sa kanya as a person kung sino siya at kung ano meron siya at ano ang kayang ibigay sa kanilang relasyon. Ramdam niya ang genuine love at acceptance ni Joyce sa kanya at sa mga taong nakapalibot sa kanila. Para kina Joyce at Juancho, alam nila nag-grow sila sa isa't isa at dahil sa sigurado na nga sa pinasok nilang relasyon ay hindi na nga nagpaawat ang dalawa na i-level up ito. At noong August 3, 2019, nang ma-engage sila sa Boracay. Kasunod nga nito ang kanilang pag-iisang dibdib na ginanap sa Sofitel Philippine Plaza, Pasay City noong February 9, 2020. Ang kanilang Christian wedding ay mayroong hashtag na Bring Home the One, Married Life During Pandemic and Marriage Tips. Umpisa pa lang ay agad naman na nasubok ang buhay mag-asawa nina Joyce at Juancho. Ito ay nagdumating ang pandemyang kinaharap ng buong mundo isang buwan matapos ang kanilang kasal na dahilan ng palagi ang pananatili nila sa iisang bubong at makakadiskubre ng bago sa bawat isa. Kwento pa ni Juancho na bago mag-pandemic ay kilala niya si Joyce na may pagkamasungit pero na nagsama na raw sila sa iisang bahay ay aminadong nagulat siya dahil sa nakita niya ang ibang personality nito kung saan ay lumabas ang pagiging clingy at sobrang sweet at masaya sa discovering bagong side ng kabiyak. Sa panig naman ni Joyce, aminado siyang sobrang dami niyang bagong na-discovery kay Juancho pero isa ng araw sa masasabi niya na good traits nito ay sobrang nitong malinis sa bahay na hindi na kailangan pang pagsabihan kung ano ang kailangan gawing paglilinis dahil sa nagkukusa na ito lalo na sa pag-aasikaso sa sarili. At sa Facebook Live session ni Joyce noong January 2021, nagbalik tanaw siya sa naranasan nila ni Juancho sa unang taon nilang pagsasama ng panahong yon. Dito inamin ni Joyce na grabe ang mga naging arguments nila ni Juancho dahil sa sobra ang ginawa nilang pag-a-adjust. Kinailangan nilang hanapan ang paraan na naroon pa din ang constant communication kung saan ay pareho silang magkakaintindihan. Ayon pa kay Joyce, bumuo sila ni Juancho ng dalawang rules upang mapanatili ang peace sa pagitan nila. Unang rule niya ay kung paano sila mag-approach sa arguments kung saan ay binibigyan nila lang space ang isa't isa at pag-usapan ito kapag humupa na ang naramdamang emosyon. Anya mahalaga ito para sa kanila upang maiwasan na rin ang sigawan lalo pa at mahirap sa couple na hindi magtaas ng boses lalo na kung nag-aaway na at masyado ng emosyonal. Kaya bago pa mauwi sa ganon, hanggat maaari ay iniiwasan na nila ito ni Juancho. Ang ikalawang rule naman nila ay palagi ang alamin sa bawat isa ang state na kanilang marriage. Paliwanag ni Joyce na may date night sila every week tapos talaga nag-uusap sila at nagpapalitan ng tanong sa isa't isa. Dagdag pa niya na kinailangang makahanap ng paraan upang maging completely honest sa partner sa pamamagitan din ng pag-intindi kung sino sila as a person. Binanggit din ni Joyce na ang mister ang mas sensitive kumpara sa kanya na dahilan kung bakit nila ginawa ang sistemang yon. Siya raw ang medyo tough sa usaping ganito na kahit pa sabihin mismo straight to her face ang kanyang pag-uugali tulad ng pagiging maldita ay kaya niya itong tanggapin. Pero kung kay Juancho nga raw kailangan pang i-explain ito in a better way na aminado siya na ibang-iba ang personality sa mga tao kaya kapag ang partner ay ganoon, kailangan maghanap ng solusyon. Ang kanilang rating system ay naging secret routine na nga para sa kanila kung saan ay nire-rate nilang isa't isa bilang husband and wife every week at tinanong ang mga bagay-bagay na makakatulong sa kanilang relasyon. At kasabay nga ng pagdiriwang ng unang anibersaryo ng kanilang kasal noong February 9, 2021 ay masaya namang ipinaalam ni Joyce at Juancho sa publiko na magiging mga magulang na sila. At noong yung July 2021 nang isilang ni Joyce ang baby boy na pinangalanan nilang Alonso Ilyang. How Joyce and Juancho kept their purity before marriage. Noon pa man ay bukas na si Joyce tungkol sa kanyang faith ay kung gaano nila ito pinapahalagahan ng mister niyang si Juancho. Katunayan, isa nga sa hindi mapigilang usisain ng kanilang mga taga-subaybay ay kung paano nila napanatiling mag-asawa ang kanilang purity bago maikasal. Ito ang sinagot ni Joyce sa kanyang Instagram story noong January 2022 na may magtanong sa kanyang followers sa usaping ito. Pag-amin ni Joyce, matinding struggle ang pinagdaanan nila ni Juancho pero ginagawaan niya nila ang kanilang best upang maiwasan na magkasama silang dalawa sa pribadong lugar. Imbis na sila lang, ay palagi raw nilang binabad ang kanilang oras kasama kanilang mga kaibigan. Binanggit din ni Joyce na palagi nilang pinanghahawakan ang kanilang faith sa tuwing nakakaramdam sila ng temptasyon. Baby number 2. There's a baby in my belly,
baby number 2 coming in hot this April 2023. Ito naman ang surprise ang binahagi nila Joyce at Juancho sa pamamagitan ng Instagram post nito lamang November 10, 2022. Tungkol sa pagdating ng kanilang baby number 2 kung saan kitang-kita na ang big bump ni Joyce na hindi na niya maitago pa. Sa kanyang Instagram stories ay binahagi din niya ang pinagdadaanan ngayong pregnancy journey. Ayon kay Joyce, nalaman nila kanyang pagbubuntis noong buwan ng Agosto at anya naging mahirap para sa kanya na unang 3 buwan kung saan nagkaroon siya ng ilang bleeding. Lagi rin daw siyang nahihilo at walang ganang kumain ng kahit ano. Lalo pa umanong nagpahirap ng sitwasyon niya ay nung wala sa piling niya si Juancho dahil sa kailangan nito mag-lock-in taping. Ganun pa man, by the grace of God, nalagpasan nila ito. Masaya at healthy nilang sasalubungin ang bagong miyembro ng kanilang pamilya na anya incredible blessing na pinagpapasalamat nila sa Diyos. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!